maraming nangangarap na maging full-time trader. Yung tipong magte-trade ka lang ng stock na to, bebenta mo, kikita ka na. Kaya mong tumbasan yung isang buwan sahod mo o kahit isang taong sahod. Yes! Bukas bibili ako ng Fortuner. Hello, Nay. Ibenta mo na yung kalabaw at kambing natin. Gagamitin yung kapital sa stock trading. Mundo! Gago! Ano nga ba talaga yung totoo? Ano nga ba yung realidad? Is this the real life? No, this is Patrick. Lahat ba tayo pwede maging full-time trader? At ano yung kailangan natin para maging full-time trader? Para hindi ka na... makipagsiksikan mag-commute araw-araw. Araw sa ayaw mo at sa hindi, titiisin mo talaga yung traffic para lang makapasok sa trabaho at kumita ng kakarampot na sweldo. O diba dapat nagtatrabaho tayo para mabuhay, hindi nabubuhay para magtrabaho. So actually, ginawa ko tong video na to dahil meron ako nakita na video ni Sir Edmond. Si Sir Edmond yung CEO ng Kilom Institute. May nagtanong kasi sa kanya kung paano raw yung from corporate world tapos gusto mag full time. Panoorin natin. Okay, can we have questions from the floor? Wait for me. I'm gonna give you my mic so everyone can hear your question. Hi, good afternoon. Ano yung pwede nyong advice for those who want to go full-time trader? Let's say from corporate workers, gusto mo full-time. Don't do it. I have this question all the time. People ask me in our interviews and all the time. I really want to join Kilom and I'm ready to quit my job. And I tell everybody, single person who goes here, please don't quit your job for this one. Okay? This is something that we take the time to learn, and everybody thinks it's so easy that what we're doing. Obviously, it's not. And it, actually, it's not because it's difficult. Actually, what we do is very simple. The problem is that like... Nakita niyo yung choice of words. Diba? It's not difficult. It is simple. Hindi niya sinabi naman na ano eh. It is easy. It is simple. And I tell everybody, single person who goes here, please don't quit your job for this one. Okay? This is something that we take the time to learn, and everybody thinks it's so easy that what we're doing. Obviously, it's not. And it, actually, it's not because it's difficult. Actually, what we do is very simple. The problem is that like what's happening today, the last 2-3 months, what are you going to do? What do you think we've been doing the last 2-3 months? Wala. Wala nga. Wala naman nangyayari. So that's the problem for a lot of people. Everybody thinks this jump to becoming a full-time trader is easy. It's not. Okay? In fact, I share to a lot of people, becoming a full-time trader is, well, the reason why is because we have a lot of stuff on our plate to do. But in reality, our job is very boring and very systematic. If there's something for us to do, we're there. Kung wala, wala naman kaming ginagawa eh. Right? So the problem is, if you're doing this full-time, I will tell you, pag tinignan mo, parang lahat pwede. Kasi wala ka nang magawa eh. Okay? So a lot of people take this time to understand that when you're doing this full time, it's not something that's very easy or transition to do. Okay? Now if you understand it and you're just managing wealth and you're managing your own money because you're looking at stuff from a bigger picture and because you have a lot of money that you're just deploying over time, that one I can understand. But if you're starting out and building your capital, I highly suggest for most people, please don't do it. If you're here to make money because you're pressured to make money, meaning if you make money, kakain ka sa hotel, kakain ka sa rats. Ulitin natin, maganda yung part na yun, no? If you're here to make money because you're pressured to make money, meaning if you make money, yeah, if you're here to make money and pressured to make money, okay, mahirap. Kakain ka sa hotel, kakain ka sa rats sa Conrad. Pag wala kang kinita, dyan ka na sa 7-Eleven. Patsit ka doon. Okay, I'm telling you will never make it. Okay? So if you're here for your full time because you think that it will pay for your day-to-day expenses, I will tell you, you will never make it. If you read the book on Momentum Masters, greatest traders already, they already wrote it down there, that book. If you're playing this game to pay the bills, don't even bother joining this game. It's already written, all the big boys already tell it. It's not just me sharing it to you guys. Okay? So I'm sharing it to you guys also. If you're here just to pay the bills, you will not make it either. Okay? But don't get me wrong. This is a skill that all of you need to learn. All of you need to learn, no matter what age.
Okay? It's because when you understand how the market works, I will tell you, there is so much money to be made in the stock market. There is so much money to be made in the stock market, not just in the short, but even on a bigger picture scale. Okay? So that's why everybody needs to learn about it. So don't do it. So yun, straight to the point, yung sinabi ni Sir Edmond, uy, teka, ATN. As a full-time trader, you know, green pa din. So, meron tayo kasi yan ATN. Oh, may 13,000 na tayo. So, I'm trading full-time for almost 2 years na. So, ikakwento ko rin naman yung side ng story ko kung paano ako nag-transition. Actually, hanggang sa makagraduate ako, hindi pa ako nagtatrabaho sa corporate world. College ako kasi, mahilig ako sa mag-drawing-drawing, ganyan. Ginagawa ko, nagpapaint ako ng sapatos. So, yung sapatos na yun, inaalok ko yung mga kaklase ko, 400 pesos per pair. So, kikita ako noon kung 400 pesos, merong lima na magpapagawa sa akin, kikita ako ng 2,000 pesos. So, from there, parang nag-evolve na sa akin na, uy, pwede naman pala ako kumita ng pera dito sa mga side jobs na ganito. So, gumawa rin ako ng mga clay, polymer clays, yung mga pambabaeng accessory, guys. Ha? Pambabae yun, pero ginagawa kasi ang daling bentahan ng mga babae. Ang costing mo lang is 15 pesos, 20 pesos, pwede mo mabenta siya ng 120, 250, laki ng upside. So from there, kumikita na ako 10,000 ganyan. And then nauwi ako sa filmmaking, no, photography, yan. Habang nag-aaral ako, nagtatrabaho na ako. 19 years old ako bago ako makagraduate, meron na ako 100,000 pesos na mula sa sarili kong ano, diskarte kumbaga. Kaya nung pag-graduate ko, hindi na ako naghanap ng trabaho, tinuloy ko na lang yung ginagawa ko. And then, naisip ko kasi, saan ko ba ilalagay yung pera ko? Kailangan maging matalino ako. Before ako mag-transition into full-time, habang inaaral ko pa lang siya, meron akong major source of income and minor source of income. So, yung major ko is yung freelance jobs ko. And yung minor ko, ginawa ko side hustle is trading. Of course, hindi naman ako kumita during the first years of trading. Nag-aaral ako, malaking nalugi. But ang goal ko during that time is, ma-equate nitong profits ng trading yung kinikita ko dun sa freelance job. So, years went by and aral-aral, tuloy-tuloy. Hanggang sa dumating nga yung time na mas malaki na yung kinikita ko dito sa side hustle ko kaysa dito sa freelance job ko. That's the time na inisip ko, sige, I'm going full-time and focus. Pero nag-full-time ako, full-time yung trading, which is andyan ay major ng profits ko, ng kinikita ko, and then minor on my freelance job. So, mas lumaki na yung, ano, yung kita ko kasi yung focus mo talaga na ando na sa bagay na yon. But on the side, hindi naman ako kasi natatakot na paano yung pagbala akong kinita. Kasi kahit wala akong kita, eh, meron man akong side hustle. Kumbaga, meron pa rin akong pangkain sa labas, panggasolina ko, and pambayad sa credit card. So, ayan yung ano, ang ginawa ko. Pero yun nga kasi iniisip ng iba na nagiging misconception siguro na 100% talagang pag nag-trade ako, dito magagaling yung pera na bubuhay sa akin araw-araw. Yung ibig bang sabihin, wala ako kahit na anong ipon, yung ipon ko yung gagamitin yung kapital, magte-trade ako. Tapos, pag kumita ako, may pangkain ako sa isang buwan. Pag wala akong kinita, magdidildil ka ng asin. Napakalaki ng ano yun eh, parang yung risk of ruin. Baka matroma ka pa nun. Tapos lahat ng pera, baka sumpain mo yung trading pagdating ng araw. Kasi hindi man wise decision na bigla ka na lang from corporate world. Kaya sabi ni Sir Edmond kanina, na if you're just building your capital, nagsisimula ka pa lang, tapos biglang magpa-full-time ka na, siguro mayroong mga tao na makakagawa nun. Ayun yung mga tao na outliers. No? But hindi lahat. Siguro hindi ganun kataas yung chance of success pagka nag-full-time ka. Na ganun yung gagawin mo, wala kang ipon, wala kang emergency fund. This year, ang ginawa ko kasi, nag-alat na ako ng fund for the year. Hindi mo na problemahin yung monthly. Let's say, ang average na gastos mo is 20,000. So, naka-alat na yun, 20,000. So, 240,000 for the year. Pwede ka nang mabuhay yung mga basic necessities mo. Pro-provide. And then, maglagay ka ng emergency fund pa. Hindi mo naman kasi alam kung wag naman, magkasakit ka kunyari, or kailangan ng family member, may uutang sa'yo na malaki, merong gastos sa sasakyan, yung mga ganun. Anyway, ayun yung option na pwede mong gawin para hindi ka ma-pressure, no? Hindi ka ma-pressure na you have to make money. Maraming tao yung naka-experience ng kumita na sa trading ng ano, isang buwan na sahod nila, isang stock lang, isang trade lang. This is possible. Kumita 100,000, 1 million, 5 million, ilang million yung gusto mo kitain, pwede. It's possible dito sa market. So, bibigyan ko kayo ngayon ng idea
magkano ba talaga yung kinikita ng full-time trader? Ang sagot, iba-iba. Depende. Let's say, yung main portfolio ko dahil nga sa magandang first quarter, kahit na break-even ako, hindi ako kumita during the past months, is above 100% pa rin. So, making 100% return a year, magaling ka na nun. Hindi magagawa ng common na trader yon. So, let's say, magpo-full-time ka, ang i-divide mo na lang yon na kaya mong gumawa ko niya rin ng 100% in a year. So, more or less, 8% a month yung kinikita mo. So, pag nag-full-time ka kunyari, na ang portfolio mo lang is 200,000 pesos, magkano 8% ng 200,000 pesos? So, 16,000 pesos. O, yun yung expect mo ngayon, ganyan yung kikitain mo. So, mangyayari, depende sa performance mo kung magkano yung kikitain mo. At maging realistic ka, kung gusto mo kumita ng million, you have to use millions din. So, ang susunod nating tanong, kikita ka ba ng pera araw-araw? Hindi ka kikita araw-araw sa trading kahit gano'ng kagaling. Kalokohan nyo na sa loob ng isang taon, kahit minsan hindi ka natalo, araw-araw kumikita ka. Hindi. Yung mga traders kasi okay lang sa kanila kasi part of the game na matalo. Okay? As long as yung talo mo maliit lang, na-offset siya ng mga wins mo. And that's how you will grow your portfolio. No? Pag maliliit lang yung losses and malaki yung mga wins mo. So gaya na sabi ko, I didn't produce any profit for the past 2 months. Pero dahil nga maganda yung performance ko during the past quarter, profitable pa rin ako. Meron pa rin akong profit. Ayun lang, maging realistic tayo kasi hindi mo naman talaga kailangan kumita ng pera araw-araw. But if you are pressured to make money everyday para may pang grocery ka, pang gastos dito, naku, naku, naku. Mahirap yan. Yung bigla ka magpo-full-time na, ano, na ganun. No, ang iwasan lang natin dyan is yung risk of ruin. Yung halos maging traumatic ka na sa experience mo na malugi. Maubos yung pera mo sa trading kasi hindi mo naiintindihan fully. Now, sana meron kayong concepts na nakuha dito sa ano, mga shinare ko. So, maraming salamat sa inyo and God bless you all. Thank you.